Okay, so yun po mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome dito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. Ito po, isang katanungan. Pangulong Bongbong Marcos Jr., isa nga bang duwag at walang yagbols mga kababayan? Kayo na po ang humusga. Okay, meron po tayong mga ipapakita na mga video sa inyo, then the statement of the president, kumpara po mga kababayan sa tinatawag po nila na isang matapang na leader like former President Duterte. O tingnan natin sino talaga yung matapang mga kababayan na ipaglaban o panindigan yung ating soberanya, yung kalayaan po ng bansa po natin mga kababayan ko. Okay, kung titingnan po natin, may statement po si Pangulong Bongbong Marcos dito mga kababayan, dated June 23, 2024. Ang sabi po dyan, since I became president, I have made it very, very clear that we will do everything that we need to do to defend our country, okay? And to defend our sovereignty and to allow our citizens to exercise their sovereign rights within the EEC or yung exclusive economic zone po natin, mga kababayan. Sabi dito, hindi magbabago ang ating pananaw dito sa sitwasyon na ito. Hindi tayo maaaring pilitin na basta pabayaan na lang kung sino-sino ang magsasabi. Hindi na sa inyo yan, amin ito, hindi na pwedeng mangyari yon. Ayan po, ang malinaw na paninindigan at statement po ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, yung statement na yan ni Pangulo, eh, kaduwagan ba mga kababayan? Nagtatanong po tayo. Sabi niya, gagawin natin ang lahat o gagawin niya ang lahat para depensahan ang ating teritoryo. Si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ay nangako ba na magjet ski? Nagtatanong po tayo. Nangako ba si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ipupunta sa West Philippine Sea at magjet ski mga kababayan tapos itutusok po, ha? Patatayuin, iwawagayway ang bandila ng Pilipinas. Nangako ba siya during the election period? During the campaign period, during sa mga debate na kanya pong nadaluhan sa harap po ng sambayan ng Pilipino, nangako ba ng ganon si Pangulong Bongbong Marcos? O si former President Duterte yon? Kaso, mga kababayan, tanungin po natin, natupad ba yung kanyang pagjetski? Hindi. Yung pagjetski niya, which is, di natin alam mga kababayan, kung seryoso sa doon, sa sinabi niya na yon kaharap po ng so far mangingisda po yung kaharap niya na taga I think Zambales yata yon or somewhere in parang Zambales yata mga kababayan na kung saan sabi niya magjejetski ako diyan dadalhin ko yung ano yung bandila ng Pilipinas iaano ko doon iwawagayway ko doon na ito teritoryo natin di ba oh ngayon ang ginagawan po ng kwento ang ginagawa pong week mga kababayan ng mga kabilang kampo or ng taga-kabilang kampo, si Pangulong Bongbong Marcos. Tulad po nitong pinaka-recent na statement ng presidente na yung mga raw remissions or yung resupply and rotation and resupply missions ng ating Philippine Coast Guard together with the Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, eh hindi po idideklara publicly. Kasi mga kababayan, sa aking sariling opinion, eh karapatan naman natin na hindi po natin ideklara kung ano yung schedule ng ating mga rotation and resupply mission dyan sa West Philippine Sea. Kasi in the first place, tayo po inaninindigan according to the international law na kung saan parte po yan ang teritoryo natin, ang soberanya po natin. And bakit kailangan ipaalam natin sa publiko na kung saan technically, eh pwedeng makaalam ang mga taga ibang bansa, mga kababayan, o yung kanilang mga spy. O, maalaman ng mga spiya nila yan. O, eh, diretso yun na natin. Malaman ng mga spiya nila, ng mga double agent nila, para po na maitimbre sa kanila, o, ito yung ano, ito yung activity. O, ito yung lakad nila. Ito yung alis nila. Ito yung sasakyan. Ganito yung kulay. O, approximately, estimated natin, ganito yung takbo nila, ganito yung speed. By ganitong oras, pwede nyo intercept. Nandyan sa location nyo na to. Pwede nyo na tagpuin ito. Pwede nyo nang intercept ito. Di ba? Ngayon po, nag-decide si Pangulong Bongbong Marcos na hindi po i-public. Alam nyo, nagsipagwalaan. Nagwawala po sa social media nila.
ano na naman daw to? Bakit daw nagbago yung isip ng presidente? Bakit daw hindi na naman, kasi ang suggestion po ng Maritime Council, i-public yung raw remission. Eh si Pangulo, sabi niya hindi. Hindi natin isasa publiko yung raw remission na yan. Activity natin yan. Siyempre, nandyan po PCG, Philippine Navy, mga kababayan. Eh, yung mga yan, very technical po. Very crucial yung mga ganyang event or activities. Kaya sabi ni Pangulo, hindi natin isasa publiko yan. And sinuportahan po yan ni Defense Secretary Gibo Chodoro, mga kababayan. So dito sa stand ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay nagpapatunay, mga kababayan, na duwag or walang yagbols si PBBM. Ito po ba'y nagpapatunay na ganun si Pangulong Bongbong Marcos? Para sa akin, hindi. Okay. By the way, mga kababayan, meron pang lumulutang or lumutang. So, par last year po ito na tungkol po sa sinasagawa po na pangaharas ng China dyan sa West Philippine Sea or yung kanilang dangerous maneuvers, mga kababayan, kasi meron daw silang pinanghuhugutan na rason. Meron daw isang administrasyon, mga kababayan, nang nangako sa kanila na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Okay, sino kaya yon? Malaking katanungan, question mark sa atin yon. Tatanggalin yung BRP Sierra Madre. In fact, way back 2023, last year, mga kababayan, nagpalabas po ng statement si Pangulong Bongbong Marcos na sabi niya, sino ba ang pumasok sa agreement na yan? Sino ba yung tawag nito, nakipag-usap sa kanila? Meron bang agreement? Meron bang black and white? Meron bang kasulatan? Kasi ako, hindi ako aware. Hindi ako na-briefing. Hindi ako nasabihan na meron palang existing na ganyan na dapat na irespeto. Parang gentleman's agreement, ganto-ganyan. Kasi kung meron man, nire-resign ko na yan or kinakansila ko na yan. Oh, ito mismo, paparinig ko sa inyo, mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nanindigan. If ever merong kasunduan together with China, mga kababayan, gentleman's agreement ba yan, secret agreement man yan, na kung saan hindi sa papayag, sa mismo ang nagkakansila o nagre-resign po ng kasunduan na yun, mga kababayan. Kung pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory. Mm-hmm. BRP Sierra Madre po ang pinag-uusapan dito, mga kababayan. Its own ship. Tama po. The BRP Sierra Madre from the UN ship. Okay. And let me go further. Ito na. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Ayan, mga kababayan. Yung pag-re-rescind, pagkakansila, kumbaga meron mang ganong kasunduan, kinakansila na, sinisira na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naniniwala po siya, mga kababayan. Teritoryo natin yan ay Ayungin Shoal, parte yan ng West Philippine Sea. Nasa loob yan ng ating teritoryo, ng ating soberanya. According to the international law. Nanalo na nga tayo sa UN Tribunal, mga kababayan. Diba, nanalo na tayo sa Dahig. May ano na sila, may decision na sila regarding that matter. Ang problema ngayon, ayaw pong i-acknowledge ng China. Ang kwan po dito, ang crucial, mga kababayan, yung decision. Ano po ang paninindigan ngayon ng presidente? Kasi pinapalabas po ng mga taga-China, foreign ministry nila, basta yung mga ano, yan, yung mga, kahit yung mga makapili, bahala na kayo kung sino yung mga yan. Inaano nila na i-honor daw, respetuhin daw yung agreement na yan. Wala nga makita si Pangulo. Ano ba yan? Verbal agreement lang? Parang ano lang yan, no? Yung nasa isa silang kainan, mga kababayan, or nasa isang okasyon, yung isa kumuha ng tawag nito, ng drinks niya, tapos timing na tumayo din po yung isang tao. O sige, representative ng Pilipinas, tapos representative ng ng China. O parehas na kumuha ng drinks, tapos nagkasagian or tawag nito. Nagkatabi, mga kababayan, or habang kumukuha ng pagkain nasa buffet. Uy, yung ano ha? Yung Sierra Madre tanggalin nyo. Baka pwedeng ano, palambing naman o tanggalin nyo sa ano sa Ayungin Shoal. Ay sige. 'Di ba?
Baka ganun lang na agreement yan. Di ba? Baka verbal lang po na usapan yan, mga kababayan. Eh, wala nga makita na papeles si Pangulong Bongbong Marcos na may kasunduan talaga. And sabi niya, hindi ako na-briefing the moment na ako'y umupo sa palasyo. Hindi ako na-briefing sa bagay na yan. So, yan po ba ay pagpapakita na duwag, walang yagbol sa presidente, mga kababayan? O still, tulad po lang na nakalagay dito, mga kababayan, na kung saan ang presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, the moment na umupo ako, the moment na ako po ay nakapwesto sa palasyo, sa Malacanang, yung ano niya, yung kanyang paninindigan, malinaw po yun, mga kababayan. Una, ayaw niya ng gulo. Hindi siya makikipag-away, hindi siya ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng gera, mga kababayan. Kasi inaano yun, ano na, MDT na, MDT na. Alam niyo yun, na naputulan nga ng daliri yung isang sundalo po natin. Mga kababayan, hindi nga natin alam kung inano ba, na-slice ba yun, or naipit nung nagkaroon ng collision. No, mahirap po yan. Alamin po muna natin, di ba, kung ano yung katotohanan. And yung makakasagot dyan, yung kapatid po nating sundalo. Di ba, mga kababayan? Yung iba, MDT na, para magkaalaman. Pambihira. Gusto talaga ng ano yun, no? Gulo. Eh si Pangulo, sabi nyo, the moment po na naging presidente siya, hindi tayo magsusuko ng anumang teritoryo natin. Kasi karapatan natin yan, mga kababayan. And hindi tayo papasok sa anumang gulo. Ayaw natin ng gulo. Pero hindi natin isusuko even a square inch sa bawat territory. Napakalinaw po ng mensahe na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman, mga kababayan, excerpt po ito ng mensahe ni Pangulo sa harap ng mga tropa po natin sa Western Command sa Palawan. Personal po na hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos yung ating mga tropa doon sa Western Command, mga kababayan. Siyempre, para kamustahin at para ma-high moral po ang ating mga kasandaluhan, mga kababayan, na naka-assign dyan sa Western Command kasi sila po yung pinaka-front line talaga dyan. Pagdating po, mga kababayan, sa West Philippine Sea, sila talaga yung in charge. Ngayon, ito po yung mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila at sa sambayan ng Pilipino. We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the drumbeat. This is the principle that we live by and that we march by. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. No government that truly exists in the service of the people will invite danger or harm to lives and livelihood. So napakalinaw po niyan, mga kababayan, ha? Ang linaw po ng mensahe na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. So kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan. Kayo na po ang bahalang mag-decide kung kayo po'y maniniwala sa kay presidente or hindi. And ito po, ulitin ko yung tanong ko. Sa mga nakita po ninyo, narinig po ninyo na dito sa content po natin, mga kababayan, then narinig ninyo ng mga statement ni Pangulong Bongbong Marcos, yan po ba ay patunay na isa'y duwag at walang yagbols, o yan po ay pagpapatunay na si presidente matapang at talagang pinag-iisipan po, mga kababayan, ang bawat salita na kanyang binibitawan. Kasi kung titingnan natin, independent foreign policy, na kung saan, mga kababayan, independent foreign policy ni PBBM, included lahat ng bansa. Hindi po yung focus lang sa China, focus lang sa Russia, tapos kaaway mo yung China, yung Amerika. Nagtataka sila, bakit si PBBM, welcome sa napakaraming bansa. Ilang bansa na? Sa halos 2 taon, magdadalawang taon na po siya. Ilang araw na lang, mga kababayan, bilang presidente ng Pilipinas. 2 taon na po presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Kung daw nagkakamali, nasa 17 countries na po ang kanyang nabisita, napuntahan, na kausap niya ang mga head of state, mga kababayan. Magtataka po ba kayo? Or talagang welcome si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila? Independent foreign policy. Kasi ano ba yung kinakainisan ng China tulad po dyan sa West Philippines ngayon? Yung na-activate po yung mga balikatan, joint military exercises, together with America, Australia, ano pang mga bansa yan? Diba? South Korea, Japan, New Zealand, yung Indonesia, bumibisita rin.
mga kababayan, UK, di ba? Desidido rin sila na makipag mag-join, mga kababayan. Ngayon, ano ba yung kinakaano ng China? Kinakasama nila ng loob. Yung ganyang activity. In fact, sabi nga ni Secretary Gibo, kung di ako nagkakamali, pwede rin naman sila na magsabi na gusto nila ng joint military exercises together with the Philippine forces, armed forces of the Philippines. Pwede sila. Magsabi lang din sila. Di ba? Hindi kailangan na sila po magalit. Tapos may mga nilalagay na daw, mga base dito, ganto ganyan. Eh siyempre, nagtitraining yan mga kababayan. Alangan, wala silang gamit. Ah, jungle bolo na yung bit-bit nila, tapos mga arnis. Eh siyempre, modern technology na tayo, gagamitin nila kung ano po meron sila. Kaya nagtataka na lang po talaga tayo sa matinding galit ng China sa nangyayari na ganyan po. Siyempre, gusto rin po nating umusad. Gusto rin po nating mag-improve yung ating military capability, mga kababayan. So, once again, mga kababayan ko, this is Joshua Corpus Vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay, pagsuporta sa channel po natin, mga kababayan. And please share niyo po yung video na to. Tatanungin ko kayo ulit. Si Pangulong Bongbong Marcos ba ay duwag at walang yagbols o sadyang matapang at nag-iisip lamang, mga kababayan? Maraming salamat po and God bless sa bawat isa sa atin.